So hey guys, good afternoon. Hi sa aking mga subscriber, mga kapanalig. Tatakbo tayo ngayon at try natin na puntahan yung Monte Maria. Sana hindi umulan. So malapit lang naman ako. Daanan natin yung isang way na bagong gawa dito sa may Batangas City, na kung saan ay binuksan nila yan, guys. So shout out sa lahat ng aking mga subscriber, mga kapanalig. So please like and share my YouTube and Facebook account, Kapanalig Motor Rider. So kahapon ay hindi po tayo nakalabas kasi nga umuulan. So ngayon, scattered naman yung pag-ulan niya. Hindi naman talaga kapareho kahapon na medyo madilim yung papawirin. Ngayon naman, although madilim pa rin, ay hindi naman ganun kalakas yung ulan. Maraming salamat, mahal na Panginoong Santiago, patnubayan mo po ang aking paglalakbay. So ayan, shout out sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ng ating Kapanalig Motor Rider channel sa YouTube and Facebook account. So katulad kanina, pipilitin namin pumunta ngayon sa Monte Maria dito sa bayan ng Batangas. At pakita ko sa inyo yung simbahan, yung malaking simbahan ng Monte Maria. And to give you a trivia, guys, naging Monte Maria ito before, dahil dito unang naggagamot at nagpapakita. So nagpaggamot si Father Suarez. So ang dami ng mga deboto nagpunta dito noon, guys. So nung nabubuhay pa si Father Suarez, so yan, bumapatak ang Ambon. So hopefully hindi ito lumakas. So yun nga, a while na sabi ko sa inyo na itong Monte Maria ay naging famous dahil nung ating isang healing priest ni si Father Suarez. Yun yung una na naggamot siya dito. Hindi pa fully developed that time yung Monte Maria. So yun ay na-establish lang nung time niya, nung era niya. So hindi rin naman nagtagal, inalis niya yung kanyang paggagamot doon at inilipat ang alam ko sa Cavite. So yun nga lang, sad to say, nabalitaan natin na si Father Suarez ay sumakabilang buhay na rin. So yun guys, yun yung trivia about dun sa Monte Maria. So pumapatak ang ulan, hindi naman ganun kalakas, ambon-ambon lang. And yun guys, so may itim. Pero siguro dun sa bundok naman eh, hindi ganyan kalakas yung ulan, no? So ating tingnan. Sana guys, pagdating ko doon ay hindi ganun kalakas yung ulan para hindi naman tayo mabasa. Mataas siya, yun. Malaki na, kita-kita natin yung view. Maganda yung bundok. And mukha namang maliwanag guys doon sa pupuntahan natin. Hindi naman siya umuulan. Hopefully. At ang hindi tayo mabasa. Swerte ng mga daan dito, yung mga may bahay, oh. Dinaanan ng bagong bukas na karsada. Malaking kaluwagan to guys. Sobra.
kasi ito, magdudugsong to sa Star Tollway. Malaking chance na hindi na dumaan yung malalaking truck going to Manila. Dahil nga, maluwag itong kalsadang to. So yan, andito na tayo sa ibabaw. Okay, may kantuhan dito guys. So, ito yung magtanong lang tayo sa traffic enforcer. Brad, magandang tanghali. Saan ang lusot dito? Monte. Okay. Kung pupunta ako ng Monte Maria, pwede ako dumaan dyan? Pwede. Marami na ka dyan. Kung makayanin ng motor eh. Bakit? Anong problema? Maraming bang gawa pa. Bawang kayaan yung bigayan. Maraming iba yung maputik. Ah, okay. Maputik pa siya. Pero labas niya ay konti. Ah, okay. So, mas magaling dito kasi sa mintado. Sige lang. Tinanong ko lang, ha? Sige lang. Naka-vlog ka pre, ha? Kita ka sa YouTube channel ko. Nakapanalig motor rider. Sige, thank you. So, yun guys. May bagong daan pa dun. Hindi muna natin dadaanan. Kasi, may putik pa. Dito na tayo sa sigurado na hindi tayo mapuputikan. Marapit na yun, may mga konti pa siguro sinasamento doon, di pa natin napuntahan. So pag hindi umuulan guys, itour ko kayo doon sa daan na yun. Kasi wag lang muna ngayon. Kasi nga umuulan, mahirap na. Andulas. So, malapit lang din naman to guys. Kasi paglabas ko dito, ang labas ko na rin dito ay sa SM na. SM Batangas. Ayan, buti na lang. Di umuulan dito sa area na to. At pinagbigyan tayo. Magandang kalsada guys dito sa Mentado. Sila na yata tayo nun, ha. Bumubusin na sa atin guys. So mga kapanalig, andito tayo ngayon sa Pontifino. Ayan, Pontifino. Ayan, ito na yung mahirap eh. Sana hindi tayo dito dadaan. Kasi yan na yung traffic. Sobra. Mahaba to. Mahaba, mahaba. Traffic ngayon. Yun lang. Meron kasing so yun, nag-traffic lang ng konti. Sana hindi masyado tayong abutin ng traffic dito guys. Ay, so ito, kailangan malampasan natin to. Kailangan natin malampasan to guys. Kaso hindi tayo makasingit eh. Try natin manggilid. Yan. So, nanggilid tayo guys. Para makalusot tayo. Ayun. Buti, nakalusot tayo. Eto. Labasan siguro lang misa dito eh. Kasi may isang simbahan dito guys na maganda rin. Na nagmimisa. Araw nga pala ng Linggo ngayon. Araw nga pala ng Sunday. Kaya pala. So may simbahan dito na isa na nagkoko siguro traffic kasi labasan nga pala ngayon ng misa siguro.
Okay, may gearheads dito, premium accessories. Puntahan natin nga sa isang araw yan. Vlog natin yung gearhead ko na yan. Gearhead. Mga sasakyan. So, try natin umovertake. Kung pagbibigyan tayo ni Kuya, yes, pinagbibigyan tayo. Okay. Ito yung Wanam sa bukid. Diba pa, after nung Simba, dito sila kumakain. Masarap yung pasit dyan eh. One nga eh, ating subukan yan, mga kapanalig. Ito yung simbahan. Simbahan ng Santissima Trinidad. So, ito, yun, siguro ito nag-away ng traffic. And then, of course, itong SM Batangas, no? Andito tayo ngayon. So, medyo maluwag na. Okay. Ito yung SM, Batangas City. Yes. Madaming tao. Kasi Linggo. Family day, mga kapanalig. Ayan. Medyo traffic. Okay, may stoplight. So, dito tayo ngayon. Sa stoplight. Tagal-tagal din. 43, 42, 41 minutes. So siguro, kung dire-diretso guys na takbo, eh mga 30 minutes andun tayo, no? Malapit lang naman kasi yung way na yun. So, hindi na siguro muna tayo bababa ng Lubo, just in case. Kasi yung area, pwede rin bumaba ka ng Lubo. Mag-Lubo loop ka. Oo, hindi ko naman ina-advise ngayon na magkaroon ng Lubo. Kasi nga umulan, baka may mga landslide. Pero maganda, sa isang araw, tour ko kayo doon. At maglubulop naman tayo. Puntahan natin yung mga magaganda. So, from the meantime, puntahan lang muna natin yung simbahan. Because it's Sunday naman. Dahil lang tayo madali sa simbahan. Kasi kung ayos ka na yung karsada, dito labas kasi sa may konde area na to eh. Hindi ko lang alam kung saan dito yung bubutasin na karsada. Pero yung diretso na yun ay dito magkukonect yung kaninang pinagtrap mo natin, pinagtanongan natin sa traffic enforcer. Dito yung magkukonect sa konde. So, malaking ka-ibsan sa daloy ng traffic ko. Kasi pagpunta ka na Manila, doon ka na dadaan. Hindi ka na dadaan ng mga bayan. So, malaking bagay. Dami ng motor shop din dito, gawan. Oh, dami na rin ng motor talaga sa Pilipinas na nagbumotor. Palipasa, kumbinyente, mabilis, iwas sa traffic. At mura yung gasolina. Kasi hindi naman kumakain ng malaking gasolina compare sa Porrel, sa no? So, yun talaga. Naging pangarap na ng every Pilipino, lalo dun sa mga nasa middle salary lang yung kinikita, na magkaroon ng motor, lalo na kung ikaw ay nasa bukid. Mahirap nang sumakay. Kung wala ngayon, ito, bibili ka na lang motor, mas tipid ka pa. So kaya dumami guys yung nagmumotor talaga. Ayan. Andin na tayo sa barangay na to. Libo, kung hindi ako nagkakamali. Barangay Libo to. Ayan o. Dire-diretso na tayo. Wala na yata traffic. So, ilang beses na rin naman nakapunta tayo dito guys sa Monte Maria. At kahit nung pandemic, pumunta tayo. Yun nga lang, hindi tayo nakakapasok doon sa loob. At dahil nga ng pandemic, ay pansamantalang isinara itong simbahan. So,
After naman nung mag-level 1 ang Batangas, ay binuksan na nila ito ulit for public viewing. At nagkaroon na rin dito ng misa. Yun yung napakaganda. Ayan, good weather ngayon dito guys. Umaga na panahon. Huwag lang sana pumatak yung ulan. Dami ng Ruro bus dito. Saan kaya po tanong? Ito yung Pilipinas Shell na petroleum. Timbakan na to ng kurudo ng Shell. So banking dito. Medyo malupit din. At amoy mo dito. Amoy gasolina dito sa area na to. Banking tayo. Medyo sobra yung banking. Ayan. Dami nakamotor dito, oh. Dami nakamotor. Ayan. Ayan, oh, guys, yung petroleum Shell. Oh, banking. Dito sa Batangas, maraming lugar na pwedeng mapuntahan dito guys. So, isa-isa natin puntahan yan at ipakita sa inyo bago tayo lumayo. Unahin muna natin itong magagandang lugar dito sa bayan o sa probinsya ng Batangas. Din, ha, parang banking talaga din dito. Sobrang banking din, no? Banking guys din. Sarap din bumanking dito guys. Ayan, no? Ang sarap bumanking dito. Madami na rin tao dito guys. Masarap lang bumainking. Uy, may basa siya, oh guys. Ito lang mahirap. Pagka ganitong umulan, ang dami ng mga roads na madaming tubig and sometimes it's delikado talaga sa motor yan. Madulas. So ito, paakyat ulit tayo guys. Punta ulit tayo ng akyatan. Okay. So makuwento ko lang sa inyo guys. Aswerte ko rin dito sa motor na to. Since na nakuha ko to dun sa dating owner, nakapagpa-change oil na naman ako dito once. Wala pa akong ginagalaw sa motor na to. And so far, so good naman. Reliable naman siya. Wala pa akong ginagalaw dito kasi, no. So, nagpalit na tayo dito ng busina. Ayun lang. Then, nag-change oil tayo. Ayun lang. And then, lubricant of all the yung mga lugar na dapat lagyan. Yun pa lang yung nagagalaw natin dito kay Versus. And, ang sarap naman yun guys, talagang reliable na bike si Versys. And sa adventure talaga kasi nga may mga box na, napakaayos naman niya. So ito, delikado to. Madulas to. Ayan, medyo makipot lang yung karawin, dulas. Ramdam mo guys yung dulas, oh. Dumudulas yung likod. Ramdam mo siya. Na dumudulas yung likod, oh. Kaliwa, sige lang. Kung kakaliwa siya, pagbigyan na natin guys. Okay.
ayun no, dagat na po yung kanan side natin sa may lugar na to. Ang laking jeep naman na ito. Jeep pa ba ang tawag dito? Ang laki oh. Laking jeep na ito. Yan, jeep! Ang laki oh, guys. Malaking jeep. Ayan oh, kita nyo, ang ganda na ng view dito guys oh. Ang ganda dito sa lugar na to. Oh, dagat na siya. Ayan oh. So buti hindi umulan. Ayun oh, tanaw na dito guys yung Monte Maria, yung pupuntahan natin. Ayun oh, kita na dito sa area na to. So siguro mga 20 minutes doon tayo. Ayun oh, kung makikita nyo doon sa kabilang side ng bundok na yun, ayun oh, kita na siya oh, yun yun. Oh, yun yung pupuntahan natin guys. So Simlong, Mabaco, Nilihan, Lubo. Boss, anong tahan dito? Thank you. Oo, ito rin pala yung daan. Oo, yan o, mayroon dito ang kumpanya. Dami o. Para ka na sa outer space o nasa ibang lugar pag nandito ka sa lugar na to. Ayan o. Ayan, may speed limit guys, 20. Ayan oh, sa taas oh. Tingnan nyo. Akit tayo doon. And makita natin. So guys, ito oh. Akit na tayo. Okay. Inaayos din yung karasa. Oh, inaayos nila. Kasi nung last time na pumunta ako dito, masama yung karsada. O inayos nila. Nilagyan nila ng drainage guys. O malaking bagay. So eto na, dito tayo sa ibabaw. Ang daming kumpanya dito. And eto, dire-diretso lang. Dami ng motor oh. Kita nyo guys. Ang motor talaga, pangunahin ang sasakyan ng mga Pilipino. Lalo tigit yung mga nagtatrabaho. Yan oh, kita natin ang kitang-kita na natin yung dagat dito guys. So ayan, ang dami lang na mga trucks and bahaya na dito. Tingnan oh, naging economic zone siya eh. Ang dami siguro nagtatrabaho dito. Daming kumpanya oh, parang nasa ibang lugar oh. Mo. Talagang konsya. Ayan oh, kung makikita nyo, kita na natin yung dagat. Ayun, delikado to, medyo madulas to guys. Tandaan lang tayo. Engine brake tayo. Kasi palusong tayo. Mag engine brake tayo. Medyo malalim to guys, oh. Pero ang ganda dito sa right side, oh. Parang nasa ibang bansa. Ang yaman siguro ng barangay na to. Kasi ang laki ng binabayad na buwis dito sigurado dito sa barangay. So, swerte dito yung mga namumuno. Malaki yung binabayad na. Yun guys, so, kita nyo, yun na yung Monte Maria. So, ipakisilip ko lang sa inyo. Ito, maganda din yung area na to. Ayan, kitang-kita nyo yung dagat. Oh, tabi ng dagat to guys. At maganda, tigil tayo ng konting oras dito guys. Tingnan natin no. So ganda ng dagat dito guys oh, tingnan nyo. So yun guys oh, kita nyo yung dagat. Ang ganda nya. Tabi ng dagat. At yun, yung Monte Maria.
ayun, yung pupuntahan natin. So, malapit na rin siya. Mga ilang na minuto na rin na siguro. Nandun tayo. Doon sa mga subscriber natin na nandyan lagi, ano, makasubaybay. Ito yung lugar, ano, ang Monte Maria. So, okay yung place. Buti hindi masyadong guys. Nandito na uli tayo ngayon. Tumigil lang tayo ng kaunting oras dito. Akit na tayo. Mukhang madaming tao doon ah. Kasi madaming dumadaan. So, puntahan natin. Low tide. Mukhang malinis naman yung dagat. Okay guys. Ayan na. Tabi lang siya ng dagat oh. Okay. Buti, hindi umulan. At favorable sa atin yung dagat. Ba, okay dito ah. Ito pala yung ba, may tubig. May tubig siya. Kasi pag umuulan, oh, maagos yung tubig guys. Ayos. Itong karsada, sa halip na lagyan nila ng tulay ay nilagyan nila ng spillway. So dun yung tubig dumadaan. Pag umuulan lang naman siguro. Pero malaking bagay yun guys at nadadaanan. Ewan ko lang, pag malakas ang ulan, syempre tataas din yun. Oo, ito, pakita tayo ng Monte Maria. And sa tingin ko, napakadami ng tao ngayon doon sa taas guys. At sobrang dami siguro ngayon. Kasi Sunday nga, may misa. Tapos family day. O sigurado madaming tao doon. Ayan o, 5 kilometro, nandun na tayo sa Monte Maria. Mga kasama, mga kaibigan, mga kapanalig. So, huwag niyong kalimutan muli na mag-subscribe sa aking YouTube and Facebook channel, Kapanalig Motor Rider. So, sa ngayon po ay kulang-kulang na 500 na yung ating subscriber sa loob lang ng 10 araw na paglagay natin sa YouTube o pagsali natin sa YouTube, eh meron na tayong 400 mahigit na subscriber sa YouTube. And sa Facebook naman natin ay meron na tayong kulang-kulang na 1,300 na followers sa ating Facebook. So, salamat sa inyong pagtangkilik sa Kapanalig Motor Rider. At ito nga, kahit medyo uulan, pinilit kong lumabas. Kasi nga, kagabi hindi na ako, kahapon at nung isang araw, hindi na tayo nakalabas. Kasi, umulan na nga. So, ngayon, pumili tayo na makapag-vlog ng magandang lugar dito sa ating bayan ng Batangas, no? At kung meron naman kayong mga gustong puntahan at gawin, paki-like and share and message doon sa baba ng ating video kung anong topic yung gusto nyong puntahan guys. And sa abot ng aking kakayanan ay aking pupuntahan at ating papasyalan yung mga lugar na ating pwedeng puntahan. So, huwag po kayong mahiyang mag-comment doon sa comment section. Eto, paakit na tayo. Dami sasakyan, hindi tayo makakapag banking. So, kung wala sigurong sasakyan ngayon dito, ang sarap dito mag banking. Kasi ganda nung karsada. Oh, banking sana tayo dito.
Ayan na. Okay. Yan lang. May tumigil sa unahan. Hindi tayo pwedeng sumabay. So, ayan. Hindi natin kita yung kasalubong, kaya hindi tayo pwede umovertake. Ayun, nakita na. Unalahan na natin. So, ayan guys. Napipil ko na yung pagkakyat. So, palaki ng palaki yung imahin ng ating mahal na Birding Maria. Ayun, no? Kita na siya dito. So, siguro mga 10 to 20, wala na. Siguro mga 5 minuto. Ando na tayo. Ayun, no? Kita na siya, eh. May mga sigsag-sigsag pa lang. Ang sarap dito mag-banking-banking, guys, oh. Kaso ako, delikado. Madaming tawag doon. Debris, oh. Dito sa gilid-gilid, delikado to, guys. Oh, it's better safe than never. Mas magaling na yung dahan-dahan tayo na tumatakbo dito. Yun, no. Kikita ko na. Nasa likod tayo ni Mama Mary. Oh, grabe, no. Kumain ng... Oh no! Yun lang yung delikado. Katulad nung isang yun. Kumain at ng karsada niya. Oh. Kumain siya ng zigzag. Doon sa area. Kinain niya yung karsada. Oh. Oh, ayan. Mahirap dito, madulas. Hindi natin pagsasapalaran dyan, guys. Ayan, oh. Ganda ng view. Shit, sarap siguro dun. Maligo dun sa may baba na yun. Ay, ah. Yun yung huwag nyo gagawin, guys, pag nagmumotor kayo. Stay on your side. Ano? Huwag nyo kakainin yung linya ng kapila. Kasi pag meron tayong kasalubong, lari. Eh tapos sa blind spot, kinain mo yung karsada. Lagot. Huli yun, guys. Kaya nagkakaroon ng aksidente. Buti pinaluang na nila yung karsada yung sa area. Kasi ka medyo delikado. Dao Digong Temple. Pero hindi ko pa napuntahan yun. Dao Digong Temple na yun. Ano kaya meron dyan? So, puntahan natin yan sa isang lakad natin, guys. Ayan, ang dami nagtitinda ng prutas, oh. Dito sa lugar. Mga atis. Oh. Ayan, oh. So, eto na. Eto na ang mahal na Birhen Maria. Mukhang ang dami ng tao dito. Ang daming bikers na nandito. Ito na yung AM. Sige. Tutuloy na tayo. Pupunta tayo kay Mama Mary. Ayan, oh, kita na sa side natin. Paket na tayo. Doon sa simbahan. Sana makakita tayo doon sa malapit, no? Makapark-park. Ayun, oh. Sa may parking. At makita natin yung area. Ayan, taas natin. Ang ganda dito, guys. So, mga tourist bus din dito, siguro, oh, na pumunta ngayong araw na to. Pinapapasok pala nila talaga. Okay. And we'll try. 75 years later.
So yun guys, andito tayo ngayon sa Monte Maria. Masarap at sariwa ang hangin dito. Talagang okay. Hihingaling ang pag-akit kasi yung motor hindi pwedeng parking dito sa taas, sa baba ka magpa-park. So medyo mahirap yun pag lalakad ka. So sa akin pong mga YouTube subscriber and mga Facebook follower, don't forget to watch my YouTube channel and please like and share Kapanalig Motor Rider. At buti hindi umulan, nandito tayo ngayon Monte Maria. Maraming salamat po sa inyo. Please like and subscribe Kapanalig Motor Rider. Maraming salamat, magandang hapon. Tatapusin ko po yung aking vlog dito. At sana kung may pagkakataon kayo, pumunta rin kayo dito at makita ninyo ang ganda ng Monte Maria. So pag Sunday po, maraming tao dito kasi may misa. So salamat po. Thank you for watching and huwag nyo kalimutan na dito mag-subscribe sa Kapanalig Motor Rider, ang inyong kapanalig na laging nakandang magbigay sa inyo ng impormasyon at magagandang lugar lalo tigit dito sa ating bayan o sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon.